Di po, magandang araw po sa ating lahat, lalo po sa ating mga bagong tagapakinig na kasama po natin ngayon. Magandang araw po sa inyo at nawa ay nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. Sa araw po na ito, ang topic po natin ngayon ay Made in Quarantine. Bakit po Made in Quarantine? Kasi after this quarantine period po na ito, which hindi po natin alam kung hanggang kailan po ito, either ito po ay ma-extend or hindi na po, pero hindi po yun ang mahalaga. Ang mahalaga po is ay kung ano po ang nangyari sa atin during or within this quarantine period po. Ano po ba ang ginawa dito pong quarantine period na ito sa iyo? Ano pong nagawa nito? Because whether we like it or not, kung ano ka po ngayon o paglabas mo, ito po ay dahil or it's all made from this quarantine period. Made in quarantine ka na po. Paglabas po natin ng quarantine, ano po yung namoldin nito sa iyo? It is all because of what you allowed this quarantine na gawin at mangyari sa iyo. So hindi ko po alam kung meron po ba kayong na-receive na mga chat or text about the etymology ng quarantine. Na yun po palang etymology ng quarantine, ito po ay galing sa Latin or Italian etymology, na ibig sabihin po ay 40 days. Ano po? 40 days. Means, pagkapos namin natin 40 days, ito po ay incubation period for someone or a being na maging, ma-develop ano po, a habit for 40 days. Kaya po meron pang pong book na 40 days of purpose, para yun daw po, basahin mo daw po yun daily for 40 days, and then ma-develop sa iyo yung purpose na yun. Or, so within 40 days po, ito po yung ina-assign mo na after this 40 days incubation, ano po, ay kung ano ka paglabas nito, ay yung inaasahan na kalalabasan mo after this incubation. At actually po, even ang ating Mesiyas ay 40 days po siyang nag-quarantine. Naalala niyo po, na siya po ay nag-fasting for 40 days. So, ibig sabihin, nag-quarantine po siya. Ipang meaning po talaga ng quarantine is 40 days. Therefore, naka-quarantine po siya sa ilang for 40 days in preparation para po sa simula ng kanyang ministry. So bago po siya nagsimula ng ministry, hindi po siya agad nag-start. Nag-quarantine po siya. In-incubate niya po muna yung sarili niya. Pin-repair po niya for 40 days. So ang challenge in this incubation po is makita natin yung vision po ni Yahweh para po sa atin. Na kung ano po yung inaasahan niya na maging tayo ayon sa kanyang plano at kalooban pagkatapos po nitong quarantine period po na ito. So ang mahalaga po pala, habang tayo ay nasa quarantine period po na ito, is matanong natin yung ating mga sarili, if alam mo ba kung ano ang plano ni Yahweh sa buhay mo? Ano yung dapat na maging end product mo after, bakit ka na-quarantine for 40 days or more? Bakit kanya pinadaan sa lockdown na ito? Ano ba yung inaasahan niyang maging end product mo paglabas mo dito sa incubator na ito? Because dito po sa quarantine na ito, dulot po ng ating Mesiyas, nung nasa ilang po siya, tayo din po ay we will all be tested. Whether ahayaan mo ba si Yahweh ang kumilos sa iyo na imolde ka, ihugisin ka ayon sa kanyang vision and plan for your life? Or hahayaan po ba natin ang kaaway na tayo wasakin, dayain, ano po, sa nais naman niya na maging tayo paglabas natin ng quarantine? So ibig sabihin, paglabas po natin dito, malalaman natin kung sino po, no, kahit ngayon pa lang, malalaman mo na kung sino ang hinahayaan po natin na kumilos sa atin at magmoldi sa atin dito sa loob ng quarantine period na ito. So tingnan nyo nga po yung kasama nyo ngayon sa bahay. Sino ba nagmomoldi dyan?
Ayan, alam nyo na kung sino. Well, may time pa po para ito ay ma-align natin yung ating natitirang araw sa plano at vision at kalooban ng ating Amang si Yahweh. So tingnan po natin yung mga disciples ng ating Mesiyas, kung ano po naging sila during their quarantine period. Naalala niyo po na ito pong mga disciples na ito, nag-quarantine din po sila. Actually, after or during or after nga ng crucifixion, lalo na po ng resurrection, nagtago na po sila sa mga bahay-bahay, nagtitipon sila, gabi lang po sila nagtitipon. Bakit? Because they were afraid of the Jews, ng mga Hudyo, natatakot po sila sa mga Hudyo, na maaaring gawin din sa kanila yung ginawa po sa kanilang leader o sa ating Mesiyas. Yun po yung nabasa natin sa John 20, sa 1:20, Kabanata 20, last week. Pero ngayon po nasa John 21 po tayo, John chapter 21, na kung saan ay dahil nga po naka-quarantine sila mula po noong resurrection or crucifixion pa lamang, ay maaring because wala po silang work, dahil nasa ministry, kaya wala rin silang ministry, so wala rin po silang support na tinatatanggap, maaari pong naubos na rin po yung kanilang pagkain. At dahil po doon, sabi nga po sa John 21, verse 3, sabi po rin, sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. So nag-decide na po itong si Peter. Sabi naman po, sasama kami, sabi nila. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Pero tinyo po ang result ha. Magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Napansin niyo po, number one, pwede mangyari sa atin sa quarantine period na ito is, pwede po, we can either, this quarantine period can either lead you back, pabalik sa iyong dating buhay, sa dati mong ginagawa, sa iyong past, or either papunta towards sa kalooban at purpose ni Yahweh sa iyong buhay. So ito pong quarantine period na ito, nasa ating buhay, whether we allow ourselves na tayo po bumalik doon sa old life, or pagpatuloy sa purpose and will ni Yahweh sa ating buhay. So sa case po nito mga disciples, actually walo po sila. Ang nangyari po sa kanila, during their quarantine period, bumalik po sila sa dati po nilang ginagawa as fishermen sa halip po na fishers of men. Bakit po? Kasi ito pong quarantine period, hindi lamang po tayo ihiwalay nito sa sanlibutan, pero at the same time, hinihiwalay din po tayo nito doon sa ating leaders. No, yun po yung naranasan, nahiwalay po sila doon sa kanilang mesya, sa kanilang guro. Sila-sila lamang po magkakasama. That's why binigyan sila ng pagkakataon ng quarantine period to decide on themselves without the leadership of their leader at without the monitoring, pagbabantay. So eto na po yung self-leadership, eto na po yung reliance nila sana doon sa mga tinuro at natutunan nila, whether they will grow, will mature in their incubation period sa quarantine period po na ito. So that's the case nila Peter and the other seven disciples, because, or actually six disciples, because yung kanilang master ay wala na po sa kanila, hindi na po nila kasama. At dahil po doon, dahil hindi nila kasama yung kanilang leader, nakalimutan po nila yung kanilang purpose. Nakalimutan na po nila yung kanilang mission at meron po silang vision na kailangan nilang maabot. So ang nangyari po sa kanila, bumalik sila dun sa kanilang old state of life, yung old life nila, yung dating buhay nila. Nakalimutan na po nila yung napakataas nilang calling. Ang nangyari sa kanila, bumalik na lang sila sa ordinaryong buhay nila bago po sila ay ma-encounter nila ang ating Mesiyas at bago po sila tawagin ng ating Mesiyas. Yung dating buhay nila, yung ordinaryong buhay lang, nawala po yung mataas na calling and purpose nila sa kanilang buhay. Nakalimutan po nila yon. Pero ang tanong, tayo din po, while we are here in our quarantine period, kamusta po ba tayo ngayon?
So ngayon din po ay yung pastor mo, yung priest mo, yung ay hindi po kayo nakikita ngayon, hindi po kayo nakakasama ngayon. Yung spiritual leader mo, hindi po kayo nakikita ngayon, nababantayan ngayon. Hindi kayo namomonitor. Pero ang tanong, are you continually walking? Lumapatuloy ka pa rin ba doon sa paglakad, sa vision and calling at plano ni Yahweh sa iyo? Or, dahil wala na yung mga leaders mo, wala na nagbabantay sa iyo, wala na nakakakita sa iyo, or are you drifting back, dahan-dahan ba bumabalik ka doon sa dati mong buhay, sa dati mong nakagawian, sa dati mong nakasanayan, or old life, na kung saan nakakalimutan mo na yung vision and calling sa iyong buhay. So we need to be aware dito po sa mga traps ng kaaway na inilalagay po niya sa harapan natin during this quarantine training. So tayo po ay nasa training ngayon. So meron po mga traps dyan na nilalagay ang kaaway. Ang tanong kaya lang, bumabagsak po kaya tayo sa mga traps na inilalagay ng kaaway natin para tayo ay bumalik sa dati nating buhay, no? Or tulad ba tayo ng ating Mesyas, na kung saan din yung ating Mesyas nung dumapos sa quarantine period, he was standing firm. Talagang nanindigan po siya, tinayuan po niya yon yung kanyang calling, at in-overcame po niya lahat ng ginagawa ng kaaway. No? So, paano nangyari sa kanya? Excuse me. He went out from this wilderness quarantine training victoriously. Matagumpay po siyang nakalabas dito sa quarantine training niya, na hindi po siya natalo, nadaya ng kaaway. Hallelujah. So sa atin po, saan po tayo doon? Nahuhulog ka ba sa trap ng kaaway? Or are we still like our rabbi, our teacher, our master, our king? Na kung saan, sino po rito yung you are still growing stronger? Lalo ka pang lumalakas while you are in this quarantine period. Instead na nanghihina ka, lalo ka pang tumatatag o lumalakas. And patuloy na lumalaban sa mga battles against sa mga strategy and wiles ng kaaway para pabagsakin ka sa quarantine na ito. Sino po rito yung patuloy ka lumalakas? Masahin po natin yung verses 4 to 6. Nang mag-uumagi na, tumayo si Jesus, si Yahushua, sa pampang, ngunit siya hindi nila nakilala. Hindi po siya nakilala. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, sagot nila. Ihulog ninyong lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Jesus. Inuhulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. So therefore, number two, ang quarantine period po na ito ay pwede o maaring i-lead us na mag-depende tayo muli sa ating pong mga sarili o kaya sa iba, or paari ding lalo tayong mag-depende sa ating King or sa ating Father in Heaven. At yun po yung nangyayari dito sa mga disciples na ito. So habang naka-quarantine po sila, nawalan sila ng work, wala silang ministry, walang support, maaaring naubusan po sila ng pagkain, pero ang problema mo po ay they depended on themselves. Sabi nila, babalik ako sa dati kong ginagawa, mangingisda muli ako. Apo. So nang naubusan po sila, nanalangin sa salip, nanangan sila sarili na sa halip na hiniling nila, tinanong nila si Yahweh, babalik po ba kami sa dati naming trabaho? Mangingisda po ba kami? Bless niyo naman po yung aming pong pangingisda. No, hindi po yun ang liwabas sa kanilang bibig. Basta sinabi lamang po nila, mangingisda sila. At ano po naging resulta? Magdamag po silang nagpagod at wala po silang huli. Why? Because they relied on themselves. And so, dahil po sa pangyayari na yun,
because of the grace and love of our King, our Messiah, nagpakita po siya doon sa kanila. Sa kapila na sila'y nagdepende sa kanilang sarili, tinuruan po muli sila ng ating guro, ng ating Mesiyas, na magdepende po muli sa kanya. Tapos saan, tinry po niyang instruct muli sila. Sinabi niya, ihulog niyo sa kanan. And lo and behold, hallelujah, buti na lang, sumunod po sila. Dahil doon, ang dami po nilang nahuli. Though it was really very impossible na mangyari yun. Bakit po? Kasi magdamag nga po sila na hindi po nakahuli. And magbubukang liwayway na po yun. Mas malamang po na wala na pong isdanan. And napakalapit pa po nun sa Pangpang. Mga 90 meters lang daw po yun sa Pangpang. And yet, because of the presence and guidance and leading ng ating Mesiyas and the blessing, nandun po ang umaapo na biyay at pagpapala ng isang net-breaking catch ng mga isda. Hallelujah! So still, they obeyed. Kaya po sila nakahuli ng ganong karami. So ito pong quarantine period po nito ay tinuturuan po tayo na mag-depende po tayo sa Kanya sa ating pong mga pangangailangan. Why? Bakit po? Kasi lahat po tayo walang trabaho ngayon. Lahat tayo hindi pwedeng magtrabaho ngayon. No, hindi. Yung iba po, we don't know kung hanggang kailan po ba itong quarantine period nito, hanggang kailan ba ito talaga, di rin natin alam kung ang gobyerno ba ay kaya pa tayong isustain lahat ng ating pangangailangan sa araw-araw. Pero ang tanong is, dito sa ganitong situation mo, sa ganitong kalagayan mo, ay nagpapanik ka ba? Ang tanong, sa ganitong kalagayan na wala kang trabaho, di mo alam hanggang kailan ito, ang government, walang dumarating na ayuda, ang tanong, nangangamba ka ba? Or napapaisip ka na ba na parang you want to do it your own way? Gusto ko na ako na gumawa, magtatrabaho, lalabas ako, magbebe, anything. You want to rely on yourself. Ang ating Mesiyas po, ay tinukso rin po siya the same way ng nararanasan po natin at ng mga disciples po. Nung siya po ay nag-fasting, di po siya kumain for 40 days, tinukso po siya ng kaaway na siya mismo gawin niyang tinapay, mag-depend siya sa kanyang kapangyarihan na yung bato ay gawin niyang tinapay para sa kanyang physical na pangangailangan. And yet, dahil alam po niya, malinaw sa kanya, yung kanyang purpose doon sa quarantine na yun, bakit siya nandoon for 40 days sa wilderness, sa ilang, at yun po ay to do yung will ng ating Ama and His word for the preparation ng kanyang napakalaking ministry. Kaya hindi po siya napadaya sa tukso ng kaaway nun, kundi nagpatuloy po siya doon sa purpose ng kanyang fasting sa loob po ng 40 days na quarantine niya sa ilang. Bakit po? Sapagkat napakalinaw sa kanya, bakit siya nandoon? Yung quarantine plan ng Ama para sa kanya. Tayo po ba? Malinaw po ba ang quarantine plan ng ating Ama sa atin? Kung siya po ang nagdala sa atin dito, therefore, wag po tayong mangamba sa ating pong mga pangangailangan. Sabi nga po sa Matthew 6:31-34, kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na iyan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Ngunit higit sa lahat, ito po yun, yung seek ye first His kingdom and His righteousness. Pagsikapan po natin na tayo pagharian ng Diyos at pamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat
araw. Yan. So sabihin niyo po sa family niyo, sa kasama niyo po ngayon, huwag kang mangamba. Huwag kang mag-alala. Kasi yung ating Ama sa langit, hindi niya po tayo iiwan ni pababayaan man. Alam po niya lahat ng pangangailangan mo. Ang mag-focus naman po tayo sa kalooban niya, bakit ba tayo dumadaan sa quarantine 40 days period or training na ito. Basahin po natin yung verse 4. Nang mag-uumagi na, tumayo si Jesus o Yeshua sa original na pangalan sa Hudyo po ni Jesus, na ibig sabihin na Yahweh saves. So tumayo si Jesus sa pangpang, ngunit siya'y hindi nila nakilala. So number 3, ang quarantine period can either make you far. Pwede po tayo mapalayo or pwede rin namang mapalapit tayo sa ating relasyon sa ating Mesiyas. So ang nangyari po dito kasi sa mga disciples na ito, pagkatapos po na sila'y lumabas, prematurely, kasi hindi pa naman po dapat sila lumalabas sa quarantine period. Siguro nagutom nga lang po siguro sila sa kanila pong pagtatago sa mga Hudyo. So dahil po lumabas sila prematurely, although nakikita naman nila, dalawang beses na lang nagpakita, although sandali lang naman po ang ating Mesiyas after the resurrection, pero ang problem po is hindi na po nila nakilala ang tinig at presensya ni ng ating guro, ng Mesiyas sa kanila pong pagkakataon ng mga iyon. So yung kanila mismong guro for 3 years, no, hindi nila naintindihan, hindi po na nila nakilala yung tinig ng kanilang guro na nag-instruct sa kanila at nagtatanong sa kanila, may nahuli ba kayo? Ihuli niyo sa kanan. And yet, hindi po nila na-recognize. So meron po palang tendency sa quarantine period na ito na maaari nating makalimutan siya na ating guro, na ating master, na ating king, na ating lord sa ating buhay. Kung hahayaan po natin na tayo madaya ng kaaway, na ma-focus po ang ating mga mata sa sanlibutan po muli na ito at hindi na po si Yahweh at sa plano po niya para sa atin. So meron po palang tendency na hindi natin makilala yung tinig, yung pangungusap, yung salita ni Yahweh na nagsasabi sa atin. Maaaring ikaw nakalimutan mo na mag-devotion. Maaaring nangungusap siya sa iyo every morning pagkagising mo, magbasa ka ulit ng devotion. Pero hindi mo na naririnig, hindi mo na nakikilala yung tinig niya. Yung sinasabi sa iyo, mag-bond kayo muli ng family niyo, maging strong yung inyong relationship. Maaaring hindi mo na nakapansin. Patuloy kang mga nalangin sa akin, mag-commune sa akin, maaaring hindi mo na naririnig o nakikilala yung kanya pong tinig. Sinasabi niya sa'yo, still worship me kahit through online, worship me in spirit and in truth para sa ikalalago ng iyong souls. Still, umaten ka ng live group kahit sa online, chat lang naman yan, ang dami mong na-chat, ang dami mong TikTok, ang dami mong post, pero short time lang, 1 hour sa live group, pero uminsan hindi mo na nakikilala ang tinig ng Mesiyas, ng iyong guro na nagpapaalala sa iyong relasyon sa kanya. Ganyan din, sinasabi niya sa iyo, share mo ako sa online, sa internet, social media, Instagram, Twitter, Facebook, anywhere, YouTube. And yet, hindi na po natin napapansin, nakikilala ang kanyang tinig. Ang nangyayari po doon, hindi mo napapansin, napapalayo ka na pala. Kahit nasa loob ka ng quarantine, nakakalimutan mo na siya. Pwede na niyo po ha, alam niyo po ba that among those 8 disciples, di po, meron po pala isa no, na nakakilala, na recognize yung ating Mesiyas. Sino po yun? Sabi po din sa verse 7, sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus. Ibig sabihin, ito po yung the beloved disciple. Sino po yung beloved disciple? Si John. So sabi po rin, ang Panginoon iyon. So hindi po pala si Peter, hindi si Pedro po, hindi si James, no, hindi po yung other 5 disciples, kundi tanging si John lamang po. Bakit po? Because it was only John, ang ibig po sabihin ng pangalan niya is grace, at
siya po yung laging nagdedeklara na siya po ay ang alagad na minamahal. Dinedeklara po niya yung pag-ibig ng ating Mesiyas, ng kanyang Master sa kanya. Sa halip ng pag-ibig niya, mas kinikilala po niya yung pag-ibig ng Mesiyas sa kanya. So meaning, tanging by grace lamang po. And by recognizing, pag kinilala po natin, higit sa lahat, ang pag-ibig niya sa atin, yun po ang magbibigay sa atin ng, o magtutulak sa atin to recognize kung sino po siya sa atin. At hindi po natin malilimutan ang kanyang tinig by His grace at sa pagkilala natin sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. So ang tanong po is, kamusta ba ang relasyon ninyo ng ating Mesiyas during this quarantine? Patuloy po bang umiinit ang inyong relasyon sa Kanya? Patuloy po bang lalong nag-aalab o lumalamig na po ba? Kailangan we are aware of our spiritual temperature na po sa Kanya. Nalalamig ka ba o umiinit sa quarantine na ito? Nandun ka ba, naka-align ka pa ba sa plano niya sa iyo? So, ano man ang ginagawa sa iyo ng quarantine ito sa kanyang relationship sa kanya, isang tanong, aware ka ba? So, tanongin niyo po yung katabi mo ngayon, kasama mo sa pamilya mo. Naririnig mo pa ba at nakikinig ka pa rin ba sa tinig ng ating Panginoon, ng ating hari at ng ating Mesiyas? Kilala mo pa ba ang tinig niya? Nakikinig ka pa rin ba sa tinig niya para sa plano niya sa buhay mo? Ang good news po is this. Kahit po tayo na sa loob ng quarantine, tayo po wala tayong sa church ngayon, without church, wala po yung mga leaders natin na laging nakagbabantay sa'yo, nag-chat-chat sa'yo, or nakikita ka, nagmo-monitor sa'yo, tulad ng mga disciples. Ang ating Mesiyas ay lagi pong kasama natin, through His Spirit, never leaving us, nor forsaking us. Hindi po niya tayo iniiwan, ni pinababayaan man. Sa halip, tinatawag niya po tayo pabalik kapag nakakalimot ka na. Tinatawag niya po tayo pabalik sa Kanya upang tayo'y ma-restore, maibalik niya po tayo sa Kanyang plano, sa Kanyang kalooban, at sa Kanya pong purpose para sa ating mga buhay. At ito pong message na ito ay ang isang paraan niya upang tayo muling maka-align pabalik sa Kanyang plano para po sa preparation na ginagawa niya para sa ating lahat sa pagharap, paglabas sa sanlibutan na ito. Hindi ko po alam kung anong ginawa ng quarantine sa inyo. Kung ito po ay nakabuti sa inyo, either lalo ka bang napalapit sa ating Ama sa Langit, sa iyong family, lalo bang lumalim ang iyong kaalaman sa Kanyang salita, lalo ka bang naging closer through prayer, or kabaliktaran ba ang nangyari sa iyo? Nakusan, napalayo ka ba sa ating Ama? Para ka rin, lalo ka pang naging parang prodigal son, nawala ka pa lalo ng time sa family mo dahil na-focus ka siguro sa gadgets or watching TV or what else, movies. And ganoon din sa Kanyang salita, nawalan ka ba ng time palalo na mag-devotion at sa ating Messiah na makipag-usap sa Kanya. So ang ating Mesiyas po, sa mga oras po na ito, today, nais po niyan ihulog muli natin ang ating mga nets sa kanan, sa right side. Ibig sabihin, let us make this right again. Itama na po natin. Kung nagkakamali ka ngayon sa paglakad mo sa quarantine na hindi naka-align sa kalooban ni Yahweh sa buhay mo, well, ito pong mensahe na ito sa pamamagitan ng ating Mesiyas. Ginagamit niya po ito. Nangungusap po siya sa atin. Listen to His words. Listen to His voice. Gusto niya po muling maitama
to do this quarantine period His way, paraan po niya, which is the only right way. Na muli, makinig po tayo sa Kanya at bumalik po tayo sa Kanya, sa Kanyang plano at sa Kanyang purpose sa ating buhay. Kokoonting araw na lamang po, ilang araw na lang po, few days left to wake up para po tayo magising mula po sa pagkalilinlang pandaraya ng kaaway sa atin at ito po yung pagkakataon na ma-align natin ang ating buhay, ang ating sarili sa anumang plano at nais ng ating Mesiyas na ginagawa niya po sa ating mga buhay dito po sa quarantine period na ito upang paglabas po natin sa incubator na ito ay lalabas po tayo matured, malakas, matatag at handa na harapin ang sanlibutan at ang mga huling araw o last days na nasa ating harapan. So nawa po, narinig natin ang tinig ng ating Mesiyas sa mga oras na ito. Balik po tayo sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Kung nalayo ka, o sabi mo hindi ka religious, actually ang nice naman ng Yahweh sa iyo is yung relationship, relasyon, hindi po relihiyon. Bilang Kanyang Ama, bilang siya na ating ama at tayo na kanyang mga anak. Sa pagkakataon po na ito, ay hiniling ko po na tayo po ay manalangin bilang ating closing prayer sa mensahe po na ito ng ating Mesiyas, ng ating hari ng mga hari. Tayo po ay manalangin na kung saan kung tayo po ay nadaya ng kaaway sa kanyang mga plano at hindi po sa plano ng Mesiyas sa ating buhay, humiling po tayo ng kapatawaran at hilingin po natin ang grace ni Yahweh, ang kanyang habag na tayo po'y maakay niya muli pabalik sa kanya sa natitirang quarantine days na ito para sa atin. At kung kayo naman po na nakikinig sa mga oras na, lalo po kung bago pa lang po, hindi po po kayo nakatitiyak sa inyong kaligtasan sa kung saan po kayo mapupunta after this life. Ito po yung pagkakataon po ninyo na imbitahan, anyayain, invite ang ating Messiah sa ating pong buhay. At hayaan po natin ang kanyang spirit ang manguna po sa atin upang magawa po natin ang kanyang kalooban at ang kanyang plano sa ating buhay by His grace and by the presence ng kanyang Holy Spirit na mananahan sa atin as we invite Him to be our Savior, our Messiah of our lives. So pagkakantawin muna ito, kung kasama niyo po, mahal niyo po ang inyong pamilya, kayo pwede po kayo maghawak-hawak ng kamay to pray as one para po sa plano ni Yahweh sa ating buhay at sa kanyang protection sa pandemic na ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po sa iyong paalala sa amin na kung saan ay patawarin niyo po kami kung dito sa quarantine period na ito ay bumabalik po pala kami. Hindi po kami namin napapansin na bumabalik po kami sa dating buhay namin. Sa halip na lakaran namin ang bagong buhay na inilalaan niyo po sa amin. Patawarin niyo rin po kami kung nakakalimot po kami na magdepende sa iyo. Sa halip na sa halip na magdepende sa iyo ay sa sarili po namin kami nagdidepende. At sa gobyerno, sa magagawa ng gobyerno, sa halip na sa iyong kaharian na hindi po nauubos ang kayamanan dahil sa iyong kapangyarihan. Patawarin niyo rin po kami kung kami po ay nalalayo sa iyo. Nakakalimutan na po namin kayo. Yung tinig po ninyo, hindi na po namin nakikilala, napapansin. Yung nais niyo po dapat na habits na mabuo po namin sa oras ng quarantine period na ito, tulad ng aming pananalangin, pagbabasa ng iyong salita, pagbaban sa aming family, pag-share ng iyong word through the social media,
ay nakakaligtaan po namin, napapalayo po kami sa iyo. Sa halip na mapalapit pa po kami lalo sa iyo, dahil alam po namin ito'y kalooban ninyo at plano niyo po sa amin itong quarantine period nito. So help us, O aming Ama, na makabalik sa kalooban mo. At sa mga bago po at nais makatiyak ng kanilang kaligtasan, hinihiling po namin kayo pong mangusap sa kanila na kung saan ay isurrender po nila ang kanilang mga kasalanan sa iyo. Alisin niyo po ito by your blood, ay linisin niyo po sila at palitan niyo ng biyaya at pagpapalang sumpa ng kasalanan nila. At dalangin namin ang katiyakan ng kanilang kasalanan, ang kanilang kaligtasan sa lahat ng tagapakinig sa mga oras na ito, sampu ng kanilang buong pamilya. Dalangin po namin na sila'y makabuo ng relasyon sa iyo, at ini-invite namin ang iyong Holy Spirit na manahan sa bawat isa sa kanila at maghari sa kanilang sambahayan at sa kanilang tahanan. We pray also for your protection sa aming lahat, sa aming lahat na nakikinig. Patuloy niyo po kaming pagpalain, patuloy niyo pong tugunan ang aming mga pangangailangan, bigyan niyo po kami ng kalakasan, kalusugan, at kagalingan sa anumang karamdaman, sakit. Protect niyo po kami sa COVID-19 ito by your blood, O aming Ama, at gayon din ang mga frontliners. Cover them with your blood, give them wisdom and strength and good health, ang mga government officials, mga sundalo, police, lahat po kami maging masunurin sa gobyerno, at huwag na pong kumalat at dumami ang infectious disease na ito, ng COVID-19 na ito, ang pandemic na humanto na po ito. At sa gayon kami din po ay makalabas na sa quarantine period na ito, na ready, nakahanda to face the world and the last days. Kayo pong patuloy na mangusap sa amin sa buong araw na ito, hanggang sa muli po namin pagkikita at pagdinig sa iyong mga salita. Salamat po, inaangkin namin ang salvation na yung pinagkakalob sa amin ng iyong Holy Spirit and all the blessings, all your promises sa amin. Thank you. Naniniwala kami, dinilig niyo na po ang lahat ng aming mga dalangin. To you, all the glory and the praise. In Yahushua Jesus' name, hallelujah. So, muli po, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa mga oras na ito. Dalangin ko po ang iyong pag-iingat, diyawe sa inyo, pagpapala po sa ating lahat. Muli po, keep safe and shalom.